Gusto niyo po bang makaisip ng simpleng pagnegosyo? Maliit lang ang puhunan pero maximum ang lalabasan, ang kikitain. O, ito po, panoorin niyo ha, itong aking napakasimpleng empanadas. O, ayan na. Magsimula po tayo sa harina. Salain niyo, sift your flour. Para pagpiprito niyo nitong ating pagnegosyo, eh hindi bugal-bugal yung harina dun sa loob nung iluluto niyo. O yan, meron naman kayong salaan sa bahay, di ba? Baka mahirinan yung kakain ito, yung bebenta nyo, madimanda pa kayo. Sige, meron. Okay, lalagyan ko pa ng harina. Manood na lang po kayo. At yung recipe naman, I always write it down. I post the link above and below the cooking video. So, sasalain ko lang to ha. O, sandali. Ayan. Oh, maglalagay po tayo dito ng ano ba ilalagay natin sa susunod? Lalagyan na natin ng lasa itong inyong harina, yung inyong dough. Kasi pag kinakain at konti lang ang palaman, eh walang lasa yung dough, natitira lang, sayang, 'di ba? Lagyan na po natin ng ano, asukal. 1 tablespoon ng asukal. Lagyan po natin ng half a tablespoon ng asin. Alam niyo, importante po sa atin, lalo na pag nagbebenta kayo ng mga mga paninda na malinis ang inyong mga ingredients at ang ginagawa nyo. Maglalagay po tayo ng mantika sa harina, 2 tablespoons. Yung vegetable oil, ayan ang ginamit ko. Yung isa kong empanada na ginawa nung isang araw, ang ginamit ko, butter. Eh ito para medyo affordable. Lagay na po natin dito yung ating oil. Back to what I was saying, dapat malinis ang inyong workstation. Siyempre, ang iisipin nyo laging ito ba'y kakainin ng mga anak ko pag madumi? The answer is no. Ayaw nyo pakainin ng madumi anak nyo. So, malinis dapat. Haluin na po natin yan, ha? Oh, napapansin nyo po ba medyo nabubuo-buo ng konti? Dahil nga dun sa mantikang inilagay nyo, siyempre, yung iba, nagkakaroon ng ganyan. Oh, konti lang inilagay natin. Ano susunod dyan? Mainit na tubig. Parang magpapaligo kayo ng bata. Mainit po ang tubig. This is 1 cup. Hindi ko po ilalagay lahat. Konti-konti muna. Sandali nga, maglalagay na ako ng gloves para hahaluin ko ng kamay ito. Sandali po. Okay. Konti-konting tubig na mainit po ang ilalagay natin. Hindi maligam-gam, mainit. Nung isang beses nag-post po ako ng empanada, ang recipe ng dough medyo marami-rami, parang lakas makasosyal nung empanada na ginawa ko. Imagine, the feeling was spinach, mozzarella cheese, and ham. Eh ito, pasimplihan dahil ito po yung pangnegosyo. Pagkatapos nito, lalagyan pa natin. Remember, this is 1 cup of hot water, but I'm slowly adding it into our dough. Titingnan natin yung consistency. Pangnegosyo to ha. Kita nyo naman, napakasimple. Harina, konting mantika, konting asukal, at saka asin, at saka mainit na tubig. Tubong lugaw kayo dito. Mahal nga lang, ano, mga pagpiprituhan nyo. Malinis ang mantika. Ha? Ako, personally, lasang-lasa ko kapag ka malansa na yung mantika at matagal nyo nang ginagamit. I cannot train my tongue to know the difference between a fresh cooking oil or a slightly used versus talagang 3 linggo nang pinagpiprituhan yung mantika. Isda, baboy, manok, sama-sama. Tignan nyo, buo-buo na siya. Pero not enough. May konting resistance na to. Pag pinagsama-sama ko, oh, hindi pa siya nagkakadikit-dikit halos. Eh may natira pa akong konting tubig dito. Sometimes hindi nyo magagamit yung lahat ng tubig eh. Sometimes gamit nyo. May mga lugar na mataas o mababa. Believe it or not, it matters po sa lugar na pinagagawaan nyo nitong ating niluluto kung gaano karaming tubig ang gagamitin nyo. Oh, parang pwede na oh. Oh, hindi ko po naisama lahat oh. Tignan nyo. Parang ang natira ay 1/4 cup ng mainit na tubig. Pero ang aking inilalaan is 1 cup na. Eh, sa makatuwid, nagamit ko po yung 1 cup ng tubig. At magkakasama-sama sila lahat. Magpo-form po ito ng isang malaking bola. I'm gonna form this into a big round ball.
Yan. Okay? Yung dito pa lang, ataduhin nyo na. I-divide nyo na. Gawin nyo ng mga maliliit na bola. Katulad nyo, kumurot kayo ng konti. Depende. Tapos, bilugin nyo. Isang kamay lang ginagamit ko kasi pinanonood ko yung sarili ko sa likod ng camera, guys. Ha? Mahirap eh. Pero dapat dalawang kamay, ganyan. Oh. O, pagkatapos ng bola, humiling na kayo. Baka kasi may lumabas sa bola eh. O, yan. Tapos, isa. O, ulit pa rin. Dalawang bola lang ang gagawin ko, ha. Ikot, 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 ikot. O, bola na. Gets nyo na, ha? Pakikita ko lang sa inyo, middle of the process. Nakakailan na tayo. Parang madaming empanadang lalabasan tong ating ginawa. O, tanyo. Pang ilan na to? Pang walo na ito. Okay. Tubong lugaw kayo dito. Hayaan nyo muna siyang magpahinga ng 30 minutes pagka form nyo sa maliliit na bola. At kanino ko pa iniikot, hilong-hilo na itong mga empanada dough natin. Sa madaling salita, 18 po ang nilabasan nitong ating empanada dough. Aba, marami din yan. O, teka muna, ipapakita ko sa inyo feeling habang ito po yung nagpapahinga sa sopa ng 30 minutes. Tawagin na lang natin sila pagka time na nila. Usapang palaman naman tayo. Hindi po ito itlog. Mukha bang itlog? Ito po ay patatas na nilaga ko na. Isang patatas lang ilalagay natin at papakita ko sa inyo. Bahala na po kayong gumawa kung gaano karaming feelings ang ilalagay nyo. But I'm just mashing one small potato. These are pre-boiled potatoes. O, kita nyo na, mamash ko. Tapos, ito lalagyan natin tuna. Pang negosyo nga eh. Ito po ay 142 grams ng tuna in water. Gagawin ko, huwag nating ilagay yung sabaw, malansa. So, yung laman lang. Okay? Bakit ko nilagyan ng patatas? Pampahaba, extender, di ba? Ang patatas tsaka carrots, pampahaba ng ulam yan. Eh kung ang focus ko po is to give you ideas kung paano nyo maibebenta ito ng mura, eh maglagay tayo ng mga extender. Isa pa pong pwede nating ilagay. Ito, papakita ko. Nag-pre-boil na rin po ako. Inilaga ko na itong konting carrots. Yung carrots ko nga, pang salad lang eh. Pero pinapakita ko sa inyo na marami kayong po pwedeng idagdag na mas affordable kesa sa tuna. Kung gusto nyo lang na tuna, edi tuna, alam nyo, pwedeng-pwede po tayong maglagay ng cheese dito. Kaya lang, mamahal ang inyong puhunan, right? Pero pwede rin kayo mag-set ng ibang empanada na may cheese. Sabihin nyo, special. Special ang inyong empanada. Ngayon, kung mga regular lang, edi, yun lang pong patatas. Kahit nga walang carrots eh. Okay? Tapos, lagyan nyo na ng paminta. Lagi nyo lalagyan ng paminta at saka ng asin. Tapos kung gusto niyo lagyan ng konting asukal, kasi ang asukal nakakapagpa-dagdag siya ng flavor eh. Huwag niyo lagyan ng maraming asukal. Parang, tanyo, katitik lang. Huwag lang hindi matapik at merong konting nalalasahang asukal, tamis yung dila nung kakain itong ating empanada. Gagamitin ko na to, imamash ko lang. Hindi ko na pakikita sa inyo, waste of time. Oh, tinikman ko na. Okay na po ang timpla nito. Yun namang ano, tuna sa lata. Luto na yun, di ba? Eh kung gusto nyo yung ilutuin pa sa kawali, edi okay lang sa akin. Pero ipiprito natin to, di ba? O kunyari, let's pretend na ito'y pambahay, pang merienda at wala kayong balak ibenta. O lagyan natin ng cheese. Ang dinadagtog ko po, mozzarella. Pero pag ibebenta nyo to, kahit cheddar cheese, wala akong cheddar cheese eh. Eh kung di nyo naman ibebenta, gusto ko rin pong bigyan ng idea yung iba natin na gawin lang ito sa bahay nila para pang merienda ng kanilang mga kapamilya sa loob ng bahay. So kung ibebenta nyo, aba, ewan ko kung magkano na po lalabasan ito. Napakarami na nating ingredients. Nagsimula sa tuna, nadagdagan na ng ano, carrots, nadagdagan na, pero yung ano pa, patatas, isama nyo yun basically. At timplahan nyo na lang ng konting, okay maingay ha, konting asin, at saka konting paminta, para may lasa. O ito, hindi po pwedeng hindi lagyan. Isang itlog po, para magkadikit-dikit ito pag pinrito nyo. Itong ating ginagawang filling na ito, napakarami na pong
magagawa nito dahil yung pong empanadang ginawa ko hindi masyadong malalaki. E, isang kutsara lang nito, parang itong aking feeling na ginagawa without the cheese, parang aabot din po siya ng mga 20 pieces. Lagyan nyo ng isang itlog, ha? Kasi that will bind the ingredients together. Para pag prito nyo, dikit-dikit siya. Nilagyan ko lang ng sibuyas na mura para may kulay. Hindi ko na po ito binili. Alam nyo, sa aking balcony, kapag maganda panahon, nagtatanim po ako ng sibuyas na mura. Parang hindi na ako bumili. O, nilagyan ko lang ng ganito. Kung wala kayo, don't bother. It just adds, also, it adds flavor, but it makes the dish more appealing dahil may berde na. O, magsimula tayo sa isa. Nakapahinga na po yung ating empanada dough. O, tanyo, nakita nyo, ang lambot-lambot na niya. Sabi niya, Ron, rested na ako, pwede na akong sumabak. Ayan. Let's be serious, everybody. Kung wala po kayo itong rolling pin, which is what we normally use when we roll the dough out. Okay, yan, ganyan ha. Tanyo, hindi sumasama, malinis. Kahit po itong ano, buti po ito ng spaghetti, sauce, marinara. O, ganyan lang gawin nyo. O, diba? Madali, hindi na aarte. Eh, kaya nga tinuturuan ng pagnegosyo dahil para kumita ng konti eh. Huwag na kayong mag-invest sa rolling pin. Hindi po pwede palo-palo dito. Baka sumama pa yung sabon nyo kanina dun sa nilalaban nyo. Ito na lang. Bote. O. Basta, anuhin nyo. Pilitin yung maging bilog. Basta siguraduhin nyo po na malinis yung bote na gagamitin nyo. Tingnan nyo to. Ganda o. Oh. Perfect. Halos perfect. Bote lang ng marinara sauce ang ginamit. It's thin, it's light, and it's soft. Now, we are ready to put the filling right on the center and fold it. Okay, so lagyan na natin ng palaman. Kita nyo, kukunti lang. Huwag nyong dadamihan ng palaman. Sasabog yan pag pinrito nyo. Depende po sa laki nung ano nyo. Ito nga, medyo naparami yung filling eh. Siguro maibebenta nyo ito ng ano, 2 piso o 150 isa. Tubong-tubo na kayo nun, ano? Tapos, gagawin natin, o kamay na ginagamit ko, but if you are selling this, everybody, by all means, use gloves. Itupin nyo, ang galing. Wala nang ano, walang ka-effort. Oh. Tingnan nyo. Yan, ang lambot. Pinahinga ko lang ng 30 minutes sa supa yung dough. Dahil hilong-hilo na siya kaiikot ko kanina eh. O, hindi pa siya nabe-break. Oh. Ano susunod natin dyan? Lagyan natin ng ano? Dekorasyon. Kinakailangan maganda ang presentation para mabili. Actually, ngayon nilalagyan natin ng guhit-guhit ito sa gilid eh. Hindi na 150, 175 na. Kasi may decoration na eh. Okay. Oh, ibaliktad na natin to. Do the same thing. You don't have to press really hard because it's gonna break the dough. It's very delicate. So, yan lang, konti lang. Ang hirap palang design ng empanada kapag ka nagbibideo. Bahala na kayo, pagpasensahan nyo na po ang aking nakayanan. But, you get the point, everybody? Now, if you have a cookie cutter just like this, let me show it to you. Sabi muna natin yan. Ito po, cookie cutter. Pwede rin empanada. Iba't ibaan laki, oh. Okay? Pero kung seryoso kayong magnegosyo, mag-invest kayo sa ganito. O kaya yung takip nito, iganon nyo, okay na yan, depende sa size. O, tignan nyo, ganito. Gumamit kayo nito, ang liit nga nito eh, tignan nyo. Pag ginanyan nyo, meron na siyang linya. O, pwede nyo i-press nyo itong hard. Tapos, iikot nyo. Diba? Bilog na. Gets na gets yun na. O, isa pa. Baka hindi po nag-gets nung ating mga seniors. O, mga lola, mga mami. O, ganyan ha. Gamitin na natin tong rolling pin. Para dun sa mga ibang may rolling pin. Huwag masyadong madiin. O, yan. Sa kagandahan nung ingredients nung dough at pinahinga ko ng 30 minutes, hindi po siya sumasama. Walang kasamang harina yan. O, ganyan lang. Press ng press. Kailangan pantay yung dough, hindi makapal yung ilalim, hindi makapal yung kabila, hindi makapal yung nasa kabilang dulo. Lambot o. Oh. Tapos ilagyan na natin ng ano, konti lang. Yan, pagkatapos itupin nyo na. Simple.
Isang kamay nga lang ginagawa. Makagawa pala kayo ng empanada ng isang kamay lang. Oh, tingnan nyo. Oh, pagkatapos, lagyan na natin ng design. Gets? Sa makatuwid, yan po, tataas ko yung camera. Yan ang nagawa ko. Hindi ko nagagawin yung iba kasi hindi ko naman siya kakainin lahat. Ito, ang magagawin ko, lalagyan ko pa siya ng patatas. Ano gagawin? Torta, my favorite. Pero ito, piprito po natin. All in all, hindi ko alam kung ilang lalabasan ng empanada itong ginawa nating filling. But I'm sure it's gonna be enough. If I were to make the 1, 2, 4, 6, 8, 9 more empanadas, this would be enough. Oh, malinis sa mantika po ilalagay ko. Use enough cooking oil to deep fry your empanadas. Then let's preheat it. Oh, mainit na yung mantika. Oh, preto na natin. Maliit lang po ang kawaling ginagamit ko dahil hindi naman ito pantindi. Dahan-dahan, baka mapaso yung kamay nyo. Sandali lang ito. Tatlo muna. I-regulate nyo yung heat ha, hindi masyado. Pag mainit na yung mantika, i-medium heat nyo na. Kasi baka masunog yung empanada nyo. Ito, manipis tong ginawa natin. O, tingnan nyo. 30 seconds lang to ha. Babaliktad ko muna ng konti para tingnan natin. Experiment lang tayo. 30 seconds ha. Hindi pa dapat. Sige pa, konti pa. Baliktad, mamaya na natin baliktad na konti. O, narinig nyo yun. 1 minute. Taob na natin. Ulit, ang ganda ng pagkakagawa. O, kung gusto nyo ng brown-brown pa, i-regulate nyo po yung heat nyo. Pero nakikita ko kasi, tingnan nyo, tinutok-tok-tok. Kinakatok-katok ko yung empanada. Crispy na siya eh. Yung baliktad naman. Let's see how long it's gonna take. Okay, hahanguin ko na. Total frying time po, 2 minutes. I don't want super brown na kulay. Pero nakita nyo ito. Teka, lalayo kong init. Patayin ko muna yung apoy para maipakita ko sa inyo. Yan, 2 minutes po. 1 minute on both sides, sa laki at sa liit. Ilalagay ko na po dito muna sa aking colander. Ito nyo, oh. Yan ang ating crispy pangnegosyo empanada. Para-paraan lang, para kumita. Hirap ng buhay ngayon, ano? Yun. O, piprito ko yung iba ulit. Hindi ko napapakita sa inyo. Eh, pakikita ko ba? Sandali. Okay, o, narinig nyo yan, ha? 1 minute. 1 minute lang. Sandali nga, papatayin ko yung timer. Talagang tinatimingan ko talaga para malaman nyo at hindi kayo mapasubo dito sa ginagawa natin. O, babaliktad ko, ha? Another 1 minute. Eh, kasi baka mamaya mamuunan kayo tapos palpakang nilabasan ang sisihin nyo ako. Eh, mapadalang ko tuloy kayo ng pampuhunan ulit. Look at this, everybody. Simpleng-simpleng empanada, oh. Palagay ko po pwede nating ibenta ito ng mga 7. 7. Ngayon, paghulugan, 10. Pag inutang ng kapitbahay ni Aling Bebeng, 10. Pero pag cash, 7. Oh, ayan na. Look at this, everybody. Kapag ka po kayo nanonood, i-share nyo na itong video na to. Tapos pag nag-comment po kayo, habaan nyo, magkwento kayo. Mga buhay-buhay lang. At ako naman nagbabasa and I also learn from your stories. Binabasa ko po yan. Especially sa YouTube, sumasagot po ako. Minsan pa, pinagsasama natin ang ating mini tour tsaka cooking video kasi parang palagi yung maraming nag-i-enjoy sa inyo na manood ng tour at tsaka cooking video. Busog na mata nyo, busog patsa nyo, di ba? Saan pa kayo? Dun po sa mga silent watchers. Dun sa nag-o-observe lang. Magparamdam naman kayo. Pag-alawin nyo yung baso. Naging spirit of the glass. Para naman na ma-appreciate ko at ma-motivate din po ako, ma-inspire ako to keep posting more interesting videos. Si Ron Bilaro po. Until the next video. Bye everybody.